Ito, 46 minutes pa lang kaninang umaga lumabas. Eh, tungkol to doon sa mga puti. Doon sa mga... Ito, ayan. Lakihan ko na kagad. Sige po. Ayan. ABS-CBN News. The White House, sabi, in-announce ng White House, the White House announced the U.S. delegation attending sa inauguration daw po ni incoming President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. It will be led by the second gentleman of the U.S., Do M. Hoff and PhilAm congressmans. Ayan. Ayan po. Nandiyan din yung mga... Ayan, oh. Okay. Yeah. Ah, sila yung mga delegation. Oo. Inauguration ni President-elect Bongbong Marcos. Okay. So, nakalagay dito, President Biden announced presidential delegation to the Republic of the Philippines to attend the inauguration of His Excellency Ferdinand Romualdez Marcos. Aba, mukhang nagpapabango, ha? O, baka sila na yung tuta ngayon. Parang bumaliktad niya, eh. Yun yung ano ko, eh. Bakit kaya, partner? May kinalaman kaya to sa China dahil, kumbaga, yung relasyon natin between China tsaka ng US, eh, parang dati, more on nasa ano tayo, eh. Correct mo ako kung mali ako, ha? Dati, more on parang nandito tayo sa, ano, eh, sa West side ng, oo, oh, ng US, eh, di ba? So ngayon, ang Pangulong Duterte, medyo, oh, wag tayong puro ganyan. Gumit na tayo. Di ba? Yung nangyari kasi, yung kay Tatay Digong, yung isa independent foreign policy nga talaga. Oo. Kasi yung, hindi ito katulad ng independent foreign policy ni Pacquiao, ha? American's best friend. Mm-hmm. Yun kasi independent foreign policy ni Pacquiao. American's best friend daw. Ah, so, eh, madalas nangyayari kasi doon yung ano, eh, laban niya, eh, no? American's best friend daw. Ako, alam mo, yan sa interview, di ba? Alam mo, ano, eh. Talagang idol na idol ko yan si Pacquiao, eh. Pagdating sa boxing, tsaka pagdating sa pagiging senador. Pero yung tinakbo niyang pagkapangulo, ay hindi. X sa akin. Nung senador, okay lang. Nung senador, okay lang. Hindi kaya natatakot ang United States of America dahil nga medyo baka yung FDI is talagang more on mapunta sa dito sa mga Chino. Mas makinabang ang mga Chinese. Siguro isa yan, sir. Or maybe itong naglalaro sa utak ko. There is something sa mga Marcos that America is afraid of. Okay. May something sa mga Marcoses or sa pamilyang Marcos na takot si America. Hmm. Posible, ano? Yes po. Ako din. Which is nangyari na yun before, eh. isa naman din sa naglalaro sa utak ko is ito kasing Pilipinas, napaka-strategic na ano, eh. Lalo na pagdating sa war. Yung location natin, napakaganda kasi. 'Di ba? Kumbaga ito, ang NATO at ang Ukraine at ang Russia. Kaya naman nangyayari 'yan is kasi ang Russia is ayaw nilang mapalibutan sila ng NATO, 'di ba? Oh, ayaw lang mapalapit. Mm-hmm. Ayaw lang mapalapit. Kasi yung so, nagpa-intense yata, sir, yung ano, itong parang lumulutang na magpapamiyembro na si Ukraine kay mag-aalyansa na mapapalibutan na sila noon, 'di ba? Mapapalibutan na sila. Kumbaga parang dumepensa agad, inalmahan agad ng ano ng Russia. So pero I think so ano, it's part of the agreement. Mm-hmm. Dati na nung nabuo pa sila sa USSR. Na kung maghihiwalay man sila kasali na yung Ukraine, hihiwalay sa Russia, that they will not join the NATO. Kasama sa agreement yun. So, kumbaga parang nag-ano sila, parang sumisira sila sa agreement. Yes, totoo. Mm-hmm. Yun, yung nakikita ko, talagang napakagandang location. So, kagaya niyan, di ba, pinauwi na nga yung mga Amerikano, di ba? Tinanggal yung mga base nila dyan sa Pilipinas. So, posible na baka yun din ang iawit, ano? Ng Amerika. Maaari din. Di ba? Maaari din, eh.
Sabi naman ni nung isa nating nagkomento dito si Angel Swedish, may kasalanan sila sa mga Marcos. Bakit babalikan to sila ng mga Marcos? Eh ako hindi ko na ano 'yun. Kumbaga parang ang gobyerno ng Marcos Duterte nakatuon ngayon talaga doon sa ano eh. Sa talagang after pandemic tara, tayo tayo. Doon naka-focus eh. Tsaka ni hindi ko na rinig na merong babalikan namin kayo or whatever, ano? Wala kang marinig, sir. Wala kang marinig. Ang narinig ko yung kay Senator Aimee, yung kumbaga lilinisin namin yung pangalan, di ba? Nabanggit yata yun? Yung pangalan lang. Yung pangalan lang. Eh dahil nga sa haba-haba ng panahon, o patawag sila ng patawag nung mga nung time na sagutin nyo tong mga ini-issue namin, eh ayaw naman payagan umuwi ng Pilipinas. Sinampahan ng kaso, pero hindi pinauwi. Oo. So kumbaga, ako yun yung nakikita ko at na sa tingin ko na binabanggit ni Senator Aimee. Na kumbaga, eto lilinisin namin dahil nandito na kami sa Pilipinas ngayon. Okay. Diba? Kasi ikaw ba naman eto mga kaso nyo, pero bawal kayong umuwi ng Pilipinas. O paano mo ipagtatanggol yung sarili mo nun? Oo, sir. Diba? Ano yan eh? Ang daming mga senaryo na ganyan talaga ibabagsak yung pagkatao mo. Parang example, within your sagrado mo bilang isang estudyante, may quiz, may long quiz, may attendance, may seat work, may project, may presentation, di ba? May mga ganyan. Then pagdating po sa tinatawag po natin na periodical test or exam, that is 30%. The rest, kaya mong i-perfect. Tapos ang passing score is 75. Ngayon, gusto mong makapasa. Same sa kanila po na hindi sila pinagsagot or pinasagot sa mga kaso or aligasyon na binigay sa kanila, ay same din po na ikaw ay kuno ay hindi ipa-take ng periodical test ng iyong maestra, ng iyong teacher. Ang mangyayari dyan, ma-perfect mo man yung 70%, tapos hindi ka ipapatake na itong periodical test mo, tapos zero base pa yung grado nyo, automatically, 70% ka, babagsak ka talaga. Kasi hindi ka binigyan ng pagkakataon. Same po sa mga Marcos yan. Kahit po na hindi matibay ang ebidensya laban sa kanila, as long as na hindi po sila makakapagsalita ng side po nila, as long as na hindi po sila makakapagdepensa, automatically po, forfeit yung kaso eh. Forfeit yung side mo. Automatically, guilty ka. Tama. Yun ang nangyari ko sa kanila.